Hi everyone, my name is Griselle Aranda. I'm a nurse by profession and a full-time mom and a housewife here in the United States. So it's very challenging, it's a difficult decision, but it's worth it. I know it's not, it's very different from you working to a hospital or any other company. And now you're working at home, taking care of your kiddos and making sure that they're okay and still alive. But yeah, it's not easy, but it's worth it. And I salute all those moms that really like dedicated to be a full-time mom. Anyway, so I'm a Filipina. I came from the Philippines, obviously. And I made this video just to share how it is moving from one country to another country. So first of all, I work in the Philippines for a couple of years, and then I moved to Saudi Arabia, and then moved here in the United States. So I think there's three main factors na encounter natin mga Pilipino kapag nag-move tayo sa different countries, you know, like here in the United States, or Canada, or Australia, or any other countries. So sa mga Pilipino, mga kababayan ko, hello po sa inyo. Nakakamiss ang Pilipinas. Nakakamiss talaga. Anyway, so, unang-una siguro is yung culture. Yeah? Lagi naman yung culture differences. Na iba talaga yung kultura ng mga Pilipino. Pagdating sa pamilya, sa kaibigan, kung paano tayo mamuhay, yung mga ganyan. Siguro yung example dyan is yung ating pamilya. So, we have a strong family ties, diba? So, sila kasi dito, parang masyado silang, pero sanay siguro sila na kanya-kanya. So, yung kapatid nasa ibang states, o yung iba naman kapatid nasa ibang lugar, yung ganyan. Yung parents hindi nakatira sa mga anak. So, may sarili ding bahay. So, sanay sila sa ganun. Sa atin naman mga Pilipino, masaya tayo na nasa kapitbahay. Kapitbahay lang natin yung kuya natin o yung ate natin, or nakatira sa atin yung parents natin. Yung mga ganyan ang culture natin, di ba? Pangalawa is kung paano tayo mamuhay. So, yung pamumuhay kasi natin sobrang simple, di ba? Hindi tayo masyadong high-tech, yung ganyan. O, punta tayo doon sa likod ng bahay para maglaba, ganyan. Dito, washing machine na. So, may mga advantage naman na hindi ka mapapagod. Kasi wala kang katulong, ganyan. So, yung mga ganong bagay, nakakompensate naman. And, pagdating siguro sa maids, yung mga ganyan, mga katulong, nabanggit ko na nga, yung mga katulong. Kapag mom-to-be ka na mga nganak ka dito sa US, you have to ready yourself na wala talagang makakatulong, no? Unless na nandito yung parents mo or may relative ka dito. Pero yung nangyari kasi sa akin, wala yung mom ko dito, wala yung dad ko, wala akong relative dito. So, nag-move talaga ako mag-isa. Nanganak ako na kami lang talagang mag-asawa. So, ang nagtulungan, no? So, mahirap, pero kaya naman. So, kaya naman. Pangalawa is siguro yung ating food. Kasi masarap tayo kumain. So, iba yung panlasang Pinoy, sabi nga nila. Masarap ang pagkain Pinoy, yan. So, may mga kamahalan kasi dito yung Filipino food. Medyo ginto. Ginto talaga sila. So, kung marunong ka magluto, kung ikaw yung tipong tao na mahilig magluto, marunong magluto. So, yan na, makakatulong yan. So, iba kasi yung Filipino food na kakain mo kaysa bumili ka ng burgers or pizza or pasta. Yun kasi mga kinakain nila dito. Or usually, kasi nasa San Antonio kami, so maraming mga Mexican food. So, iba pa rin. Pangatlo is yung language. Alam mo naman, tayong mga Pilipino talaga, hindi natural sa atin ang magsalita ng English. So, meron tayong thick accent. Yan. Yan nga sabi nila, thick accent. Minsan kasi, sabi nila, are you Filipina?
Kasi yung accent mo eh, ganon. Yung mga ganon. Kahit ikaw, Pilipina ka, pag nag-i-English yung kapwa Pilipina mo, malalaman mo, ay, Pilipina. Yung ganyan. Hindi lang naman tayo. Meron din mga Chinese, Vietnamese, or Mexican, or other nationalities na may iba rin silang accent. So, nalalaman mo na, ay, ganyan pala siya, Mexican. Ay, ano pala siya, Chinese. Yung mga ganyan. So, yun. Actually, yung talaga kalaban natin dito, yung language na yan eh. Yung accent natin. Kasi minsan, may mga pagkakataon na kailangan mo makipag-usap sa kanila eh. Kasi kailangan mo talagang makipag-communicate. Na ganyan. Eh, hindi nila maintindihan yung accent mo. So, anong gagawin, di ba? So, panambutin natin ng konti. So, may kaibigan nga ako na nag-apply siya as a nurse, ER nurse here in San Antonio, and muntikan pa siyang hindi matanggap kasi ang sabi daw sa kanya ng manager is parang nag-aalangan ako kasi yung the way ka magsalita, yung accent mo medyo matigas, so baka hindi maintindihan daw nung mga pasyente. So what she did is she tried to soften her her accent, you know, your tongue, para medyo maintindihan naman. So, ayun naman, na-hire naman siya sa awa ni Lord. Yung mga simpleng bagay na ganyan, or pag mag-order ka sa restaurant, ganyan na. Binabasa mo na nga kasi hindi nila maintindihan. Binabasa mo na. Eh, hindi pa rin maintindihan. Ituro mo na lang. Ito po yung i-order. Ito talaga yung in-order ko. Yung ganyan. So, yun yung struggle nating mga Pilipino dito. Hindi naman lahat na Pilipino. Meron nga ang pangilan nilang dyan na, ay, matagal na ako sa United States. So, ano na, soft na yung accent ko. Yung mga ganyan. So, nasobrahan naman. Hindi rin maintindihan kasi OA naman masyado. So, tama lang. Yung parang, iyan lang natin, isakto lang natin na yung maiintindihan, naiintindihan nila, naiintindihan mo rin, nagkakaintindihan tayo, yung mga ganon. So, wag naman masyadong pa-OA. Kasi may kilala rin akong ganyan. Pero anyway, ganyan ang mga struggle natin mga Pilipino dito. Hindi ko naman sinasabing lahat, ha? Hindi ko naman sinasabing lahat. May pangilan-ilan lang talaga struggle pagdating sa language. Sa accent nating mga Pilipino. Siguro, ang ma-advise ko lang sa mga Pilipina na papunta dito or mga Pilipino, we have to be ready, you know, like physically, emotionally, and mentally. Iba, ma-homesick ka, especially kapag walang masyadong Pilipino sa lugar na pupuntahan mo. And kailangan ready lang tayo. Ready. Practice pagdating sa accent, sa language, para magkaintindihan at hindi ka ma-offend sa mga sasabihin nila. Hindi ko naman naiintindihan eh. Oh, hindi ko naiintindihan sinasabi mo. Oh, iwan ka na lang. Oh, hindi naman ganun. practice lang. Okay, well guys, kung may sense itong video na to, thank you for watching. Sana nakatulong, no? And I'm willing to share. So, for my next video, siguro ang pag-uusapan natin is being a mom, you know, because I really struggled for my first to my first baby. So I can't wait to share that to you guys. Thank you so much for watching. Bye-bye.